Hello mga kabarks! Marami po ang nagtatanong sa akin kung saan ba namin nabili si Kiara. Kaya naisipan ko na i-share dito and at the same time makapagbigay ng tips sa pagbili ng Golden Retriever. Disclaimer lang po, hindi po ako expert. Ito po ay base lang sa personal experience namin, sa mga friends namin na fur parents din, sa mga dog groups, sa vet, at sa best friend nating lahat na si Google. Merong mga nag-advise sa amin na kaysa maghanap kami ng mga dog breeders or bumili sa pet shops, maghanap na lang kami ng mga pet owners na nagkaroon ng puppies. Yung hindi talaga pang business ang pagbreed ng dogs, which is very rare, pero willing kami maghintay that time. Lilinawin ko lang po, we have nothing against sa mga breeders and pet shops. Mas gusto lang namin na na-witness namin yung pet owner na kung gano'n nila ka-love yung dog nila. Yun yung perception namin that time. Pero, dahil mas marami na kaming alam ngayon, meron naman palang mga breeders na legitimate naman pala talaga. Later, share ko sa inyo yung mga qualities na dapat nyong hanapin sa isang breeder. Nakilala namin yung owner ng parents si Kiara sa isang Facebook dog group. Originally, 30,000 yung price ni Kiara. But due to emergency, naging 15,000 na lang with papers. Isa sa naging deciding factor namin sa kanila ay naghahanap sila ng qualifications para sa magiging new owners ng puppy nila. Gusto nilang masigurado na yung pupuntahan ng puppy nila ay 100% na committed sa pag-aalaga ng dogs. Doon pa lang, sign na yun na love na love nila yung dogs nila. Sa dami na nakausap namin noon, sila lang yung may ganong standard. Hindi kami nagkamali ng pagkilala sa kanila. Hanggang ngayon, happy kami na nag-a-update sa kanila ng progress ni Kiara. Nagsasend kami ng pictures ni Kiara, sila din pinapakita sa amin yung mamendad ni Kiara, and yung mga owners ng kapatid ni Kiara nakakausap din namin. Alamin mo muna yung qualities mismo ng breed. Then, tignan mo kung kaya mong i-meet yung needs niya physically, mentally, and financially. May mga dog breeds na high maintenance, meron ding hindi. Meron ding clingy, at meron ding mga dogs na independent ang personality. May mga malalakas kumain, meron ding enough lang, merong mga guard dog, and meron din na sobrang friendly sa strangers. Sa case ng Golden Retriever, mas doble ang effort para ma-maintain na healthy sila. Prone kasi sila sa cancer. Kaya, mas careful kami sa food, vitamins, at lifestyle ni Kiara. Isa pa lang yun sa napakadaming factors na dapat i-consider. Marami din kami na-encounter na na-scam online. Nabentahan sila ng puppy na Golden Retriever daw, pero nung lumaki, hindi naman pala. May ibang cases din na ang sinend sa kanilang picture ay Golden Retriever. Pero nung dineliver, ibang puppy na pala. I suggest na if may mag-alok sa inyo, compare nyong mabuti. Check nyo yung ears, yung tails, yung paws, and yung size nila. At huwag po kayong mahihiyang magtanong. Pwede kayong sumali sa mga Golden Retriever groups. Marami tayong kapwa dog lovers na willing tumulong. Mas maganda din po kung pupuntahan nyo mismo yung place ng breeder para makita nyo kung paano nila alagaan yung puppies. Kung hindi naman po kaya at nakausap nyo lang online, check nyo mabuti yung profile. Usually, yung mga scammers kasi dami account yung ginagamit nila. Kung ipapakita nila yung puppies, mas maigi na video call. Yung mga scammers kasi, ninanakaw lang nila yung pictures sa Google or sa other breeders. Female Golden Retrievers are slightly more expensive than males. Pag no papers, around 13 to 15,000.
Pag regular golden retriever with papers, it's around 16,000 to 25,000. Pero pag champion line or import line, usually 25,000 or above. Yung mga legit breeders, makikita mo yung passion nila sa dogs. Their goal is to produce quality puppies, hindi lang yung makabenta. Careful sila sa health and ugali ng dog at may standard silang sinusunod before magbreed. Makikita mo na malinis and happy yung dog sa place nila. Sila yung mga willing sumagot ng mga inquiries mo and genuine yung happiness nila na makitang happy rin yung dog mo. They can assure you na healthy yung puppy na kukunin mo. At kung hindi man, willing silang palitan ito at i-refund. Okay lang naman po kung hindi registered yung kukunin nyo na puppy kasi may mga pure golden retrievers naman na walang papers. But kung hindi kayo sigurado dun sa kausap nyo na breeder, I suggest na yung registered puppy na lang ang kunin nyo. Ang sign po ng legit na vaccine ay may pirma ng veterinarian. And kahit 2 times na pong na vaccine or more yung puppy, i-check nyo pa rin po yung date kasi kahit meron na pong vaccine po yung puppy, kung lumagpas naman po sa date or may na-skip, pwede po i-consider na void ng veterinarian. Ganito po ang nangyari sa amin kay Milka noon. Bali, nag-back to start kami kasi may na-miss siya na vaccine. Usually kasi pag 2 months na yung puppy, meron na siyang 2 vaccine and 3 to 4 na deworming. Tapos kayo na po yung bahala mag-complete ng vaccine and deworming. If ever po na may kulang sa mga sinabi ko, and meron kayong tips or suggestions para sa amin, feel free to comment down below. If may questions pa kayo about sa dogs, we are more than happy to share with you our experiences as fur parents. Thank you mga kabarks! See you on the next video! God bless and stay safe!